Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Yung pag-uusapan po natin ngayon, yung tanong po ni Miss Ronaline Valdez. Tanong po niya, good day po Attorney Mark. Ang tanong ko po, paano po kung si lalaki dalawang beses nagpakasal? Valid po ba ang kasal nila sa pangalawa? Second question po, may karapatan po bang ang pangalawang asawa sa properties ni lalaki? Gusto po ng annulment ni lalaki sa pangalawang asawa, pero ayaw ni babae. May bisa po ba ang kasal nila, ibig sabihin yung pangalawang asawa? May karapatan bang magreklamo ang pangalawang asawa ng bigami? Pag-uusapan po natin yan, maya-maya, promise. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Yung tanong po ni Miss Valdez about po sa kasal. Tanong po niya, valid ba, may bisa ba ang pangalawang kasal? Walang bisa po yan. Kasi walang bisa kasi isang beses kailang pwedeng magpakasal. May exception dyan yung tinatawag na Sharia court o yung Sharia law yung sa mga Muslim brothers and sisters natin. But yung mga hindi naman Muslim brothers and sisters, isang beses kailang pwedeng magpakasal as a general rule. But may tinatawag na valid bigamous marriage. Pag-usapan natin yan in our next episode, ano yung tinatawag na valid bigamous marriage. But for, as a general rule, pag bigamous marriage, yung pangalawang kasal, walang bisa po yan. Kasi walang bisa, yung mga properties ng lalaki, or there's no such thing as conjugal property, kasi po, in the very first place, walang bisa po yung second marriage. But for purposes of remarriage, for purposes of declaration, na walang bisa yung second marriage, kailangan mag-file ng annulment of marriage. Kahit na hindi pumayag, kasi there's no such thing as sabuatan, hindi naman kailangan na pumayag yung pangalawa or yung una para mag-file ka ng annulment on the second marriage. Kasi pwede ka mag-file ng annulment on the ground of bigamous marriage. But ang tanong dito is with respect sa properties. Okay, properties, walang bisa. And pangatlo, wala silang share, wala silang pwedeng paghati-hatian kasi wala silang properties. Pangatlo, yung pangalawang asawa, pwede ba mag-file ng bigamy? Okay. Or yung unang asawa, pwede ba mag-file ng bigamy? Yung unang asawa, pwede ba daw mag-file ng adultery? Okay. Yung unang asawa, pwede mag-file ng bigamy. That's a criminal case. Iba yun sa annulment of marriage. We are talking here of bigamy as a criminal case. Yung unang asawa, pwede mag-file ng bigamy. But yung pangalawang asawa, pwede rin mag-file ng bigamy kung hindi niya alam na siya pala ay pangalawang asawa. So yung second wife, pwede mag-file ng bigamy kung hindi niya alam na kasal pala yung asawa niya. Okay. Yung unang asawa, pwede rin mag-file ng bigamy kasi yung asawa niya nagpakasal sa iba. Okay, another question. Pwede bang mag-file ang unang asawa ng adultery? Hindi, kasi adultery refers only sa babae. Yung unfaithful wife, ang idemanda natin, adultery. But yung unfaithful husband, ang idemanda doon, concubinage. Iba yung adultery, iba yung concubinage. Kasi yung adultery, mere sexual intercourse, nakipagtalik ka, ikaw babae, nakipagtalik ka sa lalaki na hindi mo naman asawa, that's adultery. But sa lalaki, hindi yun ang kaso. Kailangan, binahay pa niya yung kanyang karingking, yung kanyang kabit, o yung kanyang sa yung girlfriend, or ang tawag doon. So, ibig sabihin, yung kanyang concubine, kailangan binahay niya. Ibig sabihin, nagsama sila bilang mag-asawa. Kung hindi sila nagsama bilang mag-asawa, nakikita lang sila kahit saan, there's no such thing as concubinage kasi the word na ginamit ng batas, they should be living together as husband and wife or dinala niya yung kabit niya doon sa kanilang conjugal dwelling. Ibig sabihin, may pagsasama, may cohabitation. That's why concubinage ang kaso. But ang tanong dito kasi, pwede bang idemanda ang lalaki ng adultery? Hindi. Kasi adultery refers only sa mga unfaithful wife. Hindi yan refers sa mga unfaithful husband. By the way,
Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. For legal advice, please call me landline within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203, or pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber, WeChat, WhatsApp, sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353, or 0932-885-6203. I repeat po, 0932-885-6203. Please like, subscribe, and share my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. I repeat po, facebook.com/MarkTolentinoLaw. And of course, my YouTube page sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. Thank you po.